All at tong Phoenix Suns sa huling laban nila kontra sa Clippers bago ang All-Star break, mga idol. Pero noong fourth quarter that game, may ilan tayong glimpses nitong Suns na tila may imagine mong nakatatakot nga ang team na ito kapag naglaro na si KD sa kanila. Hindi ko alam kung ano ang tawag nila sa play nila na ito, pero i-describe na lang muna natin. Magsisimula yan sa pagbigay ni Biyombo ng pick para kay Booker. And I think parang peking DHO or dribble handoff to para lang maging maligalig sa pagbantay itong tao ni Booker na si Man. And para na rin syempre makuha rin ang atensyon ni Paul George dahil kung sakaling ang tatanggapin talaga ni Booker ang bola riyan, malamang kailangang tumulong ni PG upang pigilan si Book. Pero yun nga, peke ang handoff at pinasa na ni Lee ang bola kay Biyombo. Notice nyo rin tong tao ni Biyombo na si Plumlee na alam rin yung assignment. Literal na walang shooting si Biyombo mula dyan, kaya okay lang na lumubog siya upang makover din ni Plumlee yung mga posibleng mag-cut. Katulad nitong si Booker, maaaring mahuli ni Plumlee ang pasa dyan kung ipapasa man ni Biyombo. In fact, lumapit pa nga si Plumlee kay Booker sa sobrang kawalang pakialam niya sa shooting ng tao niya. Actually, good defense yan sa Clippers, mga idol, pero ginamit naman ng Suns to sa kanilang advantage. Dahil occupied nga po ang tao ni Biyombo, literal na may 2 versus 1 na ang Phoenix sa kaliwa. Nausipin nyo, mga idol, kung si KD itong si Ross, pwede siyang mag-cut dyan. Pwede niya rin kunin ang handoff. Nalito lang si Batum at ayun, malinis na lukto mula kay Ross. Eh kung si KD yan, paano ka mag-help kung nandito yung help defender? Nga pala, mga idol, ang video na ito ay sponsored ng 1xBet, ang isa sa mga trusted betting sites dito sa Pinas at sa ibang bansa. Kung gusto nyo pong mag-register ay i-click nyo lang ang link sa ating pinned comment sa baba at ganun din sa ating description box. Type nyo rin ang ating promo code na JonasPB at maaari kang makakuha ng up to 7,000 pesos na bonus points sa inyong unang deposit. Maaari kang mag-bet sa mga sporting events like NBA, UFC Wimbledon at marami pa pong ibang sports. Siguraduhin nyo lang syempre na magiging responsable kayo sa inyong pag-bet. Dito naman ay may DHO sila na naging double stagger para kay Booker. Dito pa nga lang pwede nang tumira si Booker dahil malayo naman si Batum sa kanya. And may kita natin dito yung potential problems na hatin sa kalaban pag may KD na sa court. Tumulong si George dyan dahil nga need rin naman ng tulong ni Batum sa pag-drive ni Booker. Okay lang din yan dahil si Kogi lang ang iniiwan niya. Pero naka-anim na tres yan sa larong ito. Now imagine if si KD yan. So tingin mo ba mag-help pa rin si Paul George dyan knowing na iniiwan niya yung one of the best scorers in the NBA ever? Sa tingin ko, hindi. Kaya paano na nila mababantayan ngayon si Booker kung hindi mag-help si George? Yun yung nakakatakot. Dahil nga nag-load ang depensa kay Book, tama lang na kinick out niya to sa open man. Heto pa, paano mo i-defend yung Chris Paul pick and roll? Mayroon kang point guard na kapag dumaan sa pick ay anytime pu-pull upan ka na lang, lalo na sa mid-range. Then mayroon kang malupit na scorer sa kaliwa mo at yung kapartner mo sa pick play ay may soft touch around the basket. Wala pa pong KD sa equation na ito pero yan din ang major na dahilan kung bakit successful ang Phoenix nitong mga huling taon. Nagko-complement sila sa isa't isa. Etong si Plumlee dapat dito yan kay Okogie. Pero siya ang sentro kaya dyan ulit siya sa may loob nagmamanman. Kailangan niya rin saluhin si Ayton sa pag-roll niya. Kaya yun, another clean look. Legit, mga idol, hindi ko talaga ma-imagine kung paano ang gagawin ng depensa dito sa Phoenix kapag nakompleto na sila, lalo na sa help defense. May full complementary ka ng mga players at si KD naman, dahil nga malupit na scorer siya, ay swak naman siya sa kahit ano eh. Kaya niyang umiscore on the ball at kaya niya ring umiscore off the ball. Pwede siyang may hawak ng bola parate or pwede rin siyang catch and shoot lang. Yung mga open shots na ating nakita kanina ng mga below average shooters ng tumitira, quality pa rin yun. Pero what if si KD na yung tumitira nun? Matik, bumung problema talaga ang West sa team na ito. Kahit ako na Lakers fan, excited akong makita kung paano ang gagawin nila sa opensa at kung ano rin yung gagawin ng mga opponents nila upang pigilan ito. I guess, signan lang natin. Habang wala pang mga laro, itatry din natin, mga idol, gawin itong mga backlogs natin na nirecord na games pero hindi nagawa ng video. Ano po ang masasabi niyo sa video natin ngayon? Ilagay niyo lang po ang iyong mga komento sa ating comment section down below.
Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay 5-pindot na lang idol ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel. At ako nga pala si Jonas PB, and as always, hanggang sa muli.